natupas po mga kapatid. Alalahanin po natin na kung tanggapin po natin ang salita ng Panginoon, na ito ay salita ng Panginoon, na ating mapakinggan na hindi po natin tinitingnan kung sino yung nagsasalita mga kapatid, kundi ang tingin po natin na salita po ng Panginoon ay ito po ay mamumunga sa ating mga buhay. Hindi po silbihin na ito po ay i-judge po natin ang ating katabi. Hindi po ito. Hindi ang silbi po mga kapatid ay i-judge po natin ang wala sa umabag ito na pwede po natin sabihin na sayang nandito sana siya. Kundi ito po mga kapatid ay paalala sa bawat isa. Ikaw at ako ay kailangan paalalahanan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang banal na kasulatan. Amen pa mga kapatid. Amen. So grow po mga kapatid. Tunay nga po mga kapatid na walang problema kung nung bago pa tayong Kristiyano ay hindi po tayo maintindihan. Pero ang Diyos ay gusto niya na lumago po tayo. Kung noon ay gatas lang ang pwede natin lunukin, gusto ng Panginoon na sa paglipas naman ng mga araw, paglipas naman ng mga taon, ay gusto rin ng Panginoon na humuya naman tayo ng mga solid food. Yung mga karne, mga kapatid. Para hindi po tayo manatili na walang ipin, na gatas lang ang pwede lunukin po mga kapatid. Amen ba mga kapatid? Amen. Sa growing po mga kapatid, we'll see two things about this. Literally is how we treat the problems right. Kung paano po natin tinatanggap at tinatrata ang problema ng tama po mga kapatid. Makikita po ang ating paglago kung paano natin titingnan, kung paano natin tatanggapin at patawin ang problema sa ating mga buhay na dumarating po mga kapatid. Tunay nga po na bawat isa sa atin ay nakakadanas din ng problema mga kapatid. Wala naman siguro na ang isa dito na walang na experience na problema, di ba mga kapatid? Kahit yung mga bata na nag-aaral pa lang ay may mga problema na rin din. Hallelujah! So, ipinapaalahan na tayo ng ni Apostle Pablo dito na paano ba natin trinato, tatatawin ang mga problema. Kung may problema na ba tayo ay ayaw na natin pumunta sa simbahan, pagmukong nabataan na lang tayo sa loob ng bahay. Kung may mga problema na ba tayo ay gawin ba natin lisensya ito para pag nagalit po mga kapatid. Lisensya ba natin ang problema para ang ating katabi ay ang ating mga anak, mga kasambahay ay magugnutin ang ating mga ulo mga kapatid. Nawa naman ay pag po natin gawin lisensya mga kapatid ang problema para tayo ay magalitin sa ating katabi o sa ating asawa, sa ating mga anak ko mga kapatid. Amen ba mga kapatid? Bagamat sabi po dito sa Psalms 55 verse 22, cast all your cares, sabi po doon. And sa 1 Peter chapter 5 in chapter 5 verse 7, sa 1 Peter chapter 5 verse 7, sabi po ito, ipagkatiwala ninyo sa kanya ang inyong kabalisahan sapagkat siya ang kumutukmok sa inyo. Amen ba mga kapatid? Yun nawa ang ating hanapin po mga kapatid kung may mga problema tayo, yung ipagkatiwala natin sa ating Panginoon. Dahil alam po natin, ang banal na kasulatan ay pinapaalahanan din po tayo. Meron din tayong abilidad po mga kapatid na ibinigay ng Panginoon. Ang lakas na ibinigay ng Panginoon sa atin. In 1 Corinthians chapter 10, verse 13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na tinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipantulog na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip pagdating ng pagsubok, bibigyan na kayo ng lakas po mga kapatid. Meron po siyang lakas na ibinigay na sa atin para mapatubayan po natin ang mga problema na dumating sa ating mga buhay. Amen ba mga kapatid? I'm so glad po mga kapatid na sa
sila sa pag-involve sa Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? Na sa pamamagitan ng mga problema, despite sa mga problema dumating sa mga buhay po natin ay nandito pa rin po tayo sa loob po ng iglesia, mga kapatid. Amen. Hindi po kabibuan o hindi po kalugihan po, mga kapatid, na kung dumating po tayo ng problema ay nandito pa rin po tayo, mga kapatid. Bagamat ito po ang kalooban po ng Panginoon po, mga kapatid. This is the right. Ito po ang tama na pagtrato po sa problema, mga kapatid. Amen po ba, mga kapatid? Hallelujah. And letter B, dinidemonstrate po na tayo po ay malabugin how we take and how we treat others. Kung paano po na ang ating pagtanggap at pagtrato sa iba. Others, ang inaanggol po, mga kapatid, yung sino ang others po natin, ang pinakamalapit po na others po natin po, mga kapatid. In Galatians chapter 6 verse 10, Galatians chapter 6 verse 10 po, mga kapatid, Galatians chapter 6 verse 10. Samantalahin natin ang lahat ng pagkakataon sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa, lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. Sa buhay mananampalataya, ang ating mga adres ay ating mga kapwa mananampalataya po, mga kapatid. Sa pamilya naman, ay ang mga asawa, ang ating asawa, mga anak, ang mga katamilya po natin sa laman, mga kapatid. How we take and how we treat others. How we take and how we treat other believers. Nakikita po ang ating paglabo, mga kapatid, na i-demonstrate po na tayo ay malabo na hindi na katulad ng isang bata na sa pag-iisip, hindi katulad ng isang bata sa pananalita, hindi katulad ng isang bata kung nakikita ko patungkol ko sa nakikita ko na i-demonstrate din kung paano po ang ating trato sa ating kapwa, mga kapatid. In 1 Timothy chapter 5 verse 1 and 2. Ay, mga mga Bible dito tayo, mga kapatid. Amen ba? In 1 Timothy chapter 5 verse 1 and 2, mga kapatid. Nandiyan na ba? Huwag mong pagbigyan ng maang matanda, hindi pangaralan mo siyang tulad, pangaralan mo siyang tulad ng ama. Ang mga kabataang lalaki na tulad sa mga kapatid, ang mga babaeng matatanda na tulad sa mga ina, at ang mga kabataang babae na tulad sa mga kapatid na babae sa buong kalinisan. Hallelujah! Maluwalhati, mga kapatid, ang sinasabi ko ng banal na kasulatan po, mga kapatid. Pinapaalahanan po, si Apostol po, mga kapatid, ay paalahanan po niya si Timothy po, mga kapatid. Timothy ay isang leader din po, mga kapatid. Isang kabataan na namumuna. Siya ay isa tulad natin sa ating sitwasyon po, mga ngayon, halimbawa po, mga kapatid. Si Timoteo ay isang young leader. Siya po din po ay tinataguri ang nag-supervise po ng worship
24. Sa church service, nag-i-interview po siya sa church service. Yet, Apostle Paul instructs him how he treat others. How he treat yung mga elders, yung mga matatanda. How he treat kung paano niya tratuhin ang mga bata. At kung paano din niya tratuhin ang mga kababaihan po, mga kapatid. Pinapaalalahanan po tayo po, mga kapatid. You and me, wala pong exempted po, mga kapatid, sa salita po ng Panginoon. Only kung paano po natin tanggapin po ito. In Matthew chapter 22, verse 39, love your neighbor as you love yourself. So, kung minamahal po natin ang ating kapwa, ay minamahal po namin natin ang ating sarili. Amen. So, grow, mga kapatid. One of the manifestation of the true believers, number one, grow. Second, manifestation, demonstration. Dahil ang manifestation naman ito ay to demonstrate our ability. It will demonstrate our attitude and action. So, number two is glow. Glow. Magningning. Mag-ilaw. Mag-liwanag. Yun po ang ibig sabihin po ng glow. Hindi po si Sister Glow. Glow, mga kapatid. Amen. Tunay nga po na bilang tunay na Kristiyano ay kailangan po kayong magliwanag. Amen? Tingnan mo po ang mukha ng akademi mo kung maliwanag ba? Hallelujah! Glory to God! Nagliwanag talaga po. Yes, of course. Kailangan magliwanag ang ating physical na appearance. Ganon din ang internal na pangagawa. Kailangan blooming din tayo para may pakita rin na ang ating Panginoon ay mabuti din, mga kapatid. Hindi po yung parang palaging malungkot dahil ang kagalakan ng Panginoon ay nasa atin, kaya kailangan mag-iwanag din sa ating mga mukha. Amen ba, mga kapatid? Kaya lang po, siyempre, of course, may kailangan natin po tayong personalidad din, mga kapatid. Kagaya na sinabi ni Sister Julie, na si Sister Carmuta ay masayahin. Meron din ang mukha ay malungkot. May nakalakan niya po tayong personalidad. Amen ba, mga kapatid? Amen. Dahil nanakha po tayong ganun po, mga kapatid. Yet, pinapalaan po tayo ng Panginoon at buhay Kristiyan may kailangan po tayong magliwanag, magningning, magbunga. Kailangan po tayong on fire. At sa daboy po ng glow ay warm at tuwing solo po, mga kapatid. Dahil kung hindi po tayo mag-glow, hindi po tayo magningning, mag-iilaw ay kung paano tayo makakaakay ng kaluluwa. Kailangan po yung pinsado po natin ang ating kagabing, ang mga kasama sa trabaho, ang mga kalag-anak po natin, mga kapatid. Iniinstakan po tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng sulat na ito, that we must have a good example for others po, mga kapatid. In 1 Timothy chapter 4, verse 12, Paul instruct Timothy kung paano siya mag-glow, kung paano siya mag-iwanan, kung paano siya mag-ningning po, mga kapatid. Inistrakan po niya. In verse 12, sabi po rito, let no one despise your youth, but set the believers an example in speech and conduct, in love, in faith, and purity.
Iniisrahan po ni Paul si Timoteo po na maging example that let no one despise your words. Nawala sana ng humamak sa iyong kapatahan. Nawala sana ng humamak sa iyong pagka-Kristiyano. Nawala sana ng humamak sa bilang sa pinatagpipilangan ng iglesia. Nawala sana ng humamak sa iyong Diyos dahil sa iyong pag-uugali. Bagamat maging example ka, maging example ka, maging huwarang ka sa pananalita, sa pag-uugali, sa pananampalataya. Yun po ang sinasabi ko ni Apostol Paul kay Timothy. And you and me, sinasabi ng Diyos sa atin. Sa ating kaligtasan at pinapalaanan po tayo ng Diyos, patungkol po sa pamumuhay po natin bilang Kristiyano para tayo ay maglo, para po tayo ay makaakal ng mga kaluluwa. Para po tayo, para sa kanya ay makaakal po natin ng mga hindi pananampalataya sa Panginoon. Especially kung mga kapatid sa mga malapit nating mga kamag-anak po mga kapatid. Tulay na po mga kapatid na bawat isa sa atin ay hindi lahat ng ating mga malapit na kamag-anak ay nakakakilala na sa Panginoon po mga kapatid. Tulay na po na may mga if you are a pastor or a preacher po mga kapatid, meron pa rin mga kamag-anak po natin na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Bagamat hindi po tayo nakakapagligtas, pero sabi po ng Panginoon, be an example to them. In speech, in conduct, in love, in faith, in purity. That we reflect the attitude of Christ. That we claim that we live in Christ's likeness, po mga kapatid. Because when we grow, and we also bear fruit po mga kapatid. Amen po ba mga kapatid? Hallelujah, hallelujah. We grow with a changing life po mga kapatid. Makita sana yung changed life natin. Yung mga lingwahe natin ay lingwahe natin ay nabago na po mga kapatid. Hindi na yung pagtagay ng lingwahe na ng mga bata pa tayo, kundi nung tayo ay tumatanda na ang iba ng ating lingwahe. Nung tayo ay bago pa ng pagdala pa ay mga dati pa rin ang mga ating ginagawian ng mga lingwahe. Marunong tayong magsalita ng inchik, batichik o mga kung ano-ano kong mga kapatid. But now, sabi ng Apostle Paul, I speak na iba na ang aking pananalita. Amen ba mga kapatid? Na hindi kung may hindi po natin nagustuhan sa ating anak ay kung minsan ay na ilalakbis pa rin gamit hindi ila tayo makapagsal. But praise God dahil ang Panginoon ay pinapaalahanan po tayo. Pinapaalahanan po tayo ng ating Panginoon dahil alam ng Panginoon na tayo po ay mahihina. Di ba mga kapatid? Kung ilang beses na sinabi ng Panginoon sa Biblia, sa bulan ng kasulatan niya, sinabi po niya, mayat ka, mantig mali ka, sumurot ka. Na may salang ng beses po kapsa, haan na may kapilit, adaling ka na. Kaya ilang beses po na pinapaalahanan po tayo that we live in Christ. Makita si Kristo sa ating mga buhay. That we grow in Christ likeness po mga kapatid. Amen po ba mga kapatid? That we are transformed, not to conform for this world, but be transformed by renewing our mind. Sabi po ng banal na kasulatan po, kapatid. Hallelujah.
And the thing is, we must have allowed God to transform us po, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Sabihin mo nga sa katabi ko, relax ka lang. Amen. Hallelujah. Baka nakatulong kayo katabi mo. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. So, we must have to glow. Sa pagbabago ng ating mga pag-uugali, in conduct, in speech, in love, in faith, in purity. In love, mga kapatid, ito po ay hindi na bago po sa atin. Makarin po natin ang mga tao hindi po kaibig-ibig po mga kapatid. Sa ating pag-uglo o pag-nining-ning po mga kapatid, dinidihinan din po rito our consecration. Yung ating paglilingkod sa Diyos po mga kapatid. Christian songs na rin sana. Amen? Mga kabataan,
sa mga bagay-bagay patungkol po sa ating Panginoon Diyos. Hallelujah. At ang pangatlo at ang panghuli, mga kapatid, is go. The manifestation of a true Christian living, grow, glow, and go. How can you go without growing? How can you go without glowing? So, nauna mo lang yung mga dalang yun, and then you will go. Go and make disciples, mga kapatid. Amen ba, mga kapatid? Hallelujah! Be a missionary, mga kapatid. Missionary, hindi ibig sabihin lang na ikaw ay punta doon para mag-peace. No, but it includes your giving. Giving time, giving your testimony, giving your mission. It includes also Amen po ba, mga kapatid?
nagpapatubis ang ating servisyo, ang ating ministry ba, mga kapatid, minsan ba ay sinmanong tayo? Naging problema ba ang mga problema na dumating sa ating mga buhay para hindi na po tayo makapaglingkod ngayon? Naging problema ba ang katanyagan na o ang ating mga trabaho ngayon para hindi po na tayo makapaglingkod ngayon? Hallelujah! Hindi po kalugihan po mga kapatid na pwede na magbalik loob po tayo sa Panginoon. Amen mga kapatid! Dahil sa sunwinin po mga kapatid, paano, hindi po natin mawiwin ang mga nasa labas kung mismo tayo ay hindi hantay po at nga lumigta mga kapatid. Kaya mismo po pa tayo ay bumalik, may balik ang dating lakas, ang dating sigla po natin sa pananimbihan sa Panginoon mga kapatid. Ano bang ministry mo noon na hindi mo ngayon ginagawa ngayon? Hallelujah! Paano po tayo makapag-win ng mga Panginoon mga kapatid. It's not enough of testimony. It's not enough mga kapatid. Ang mga nakikita sa ating mga buhay kung wala rin po tayong sigla sa paninibihan po sa mga kapatid. Influence others po mga kapatid. Naiimpinsahan po natin ang mga iba. Naiimpinsahan ba natin ang mga iba? Hallelujah! Mga kasama po natin na hindi pa pumitig sa Panginoon. Naging imprensa ba ang ating mga buhay po, mga kapatid? Pwede kang mag-imprensa ng bad impress, but I believe that we prefer good impress. Amen ba, mga kapatid? Gusto mo akong papang-imprensaan ng isang tao ng bad? Hindi naman siguro po, mga kapatid. Tayo mga magulang ay gusto rin po na babatakba natin mo rin ang ating mga na-imprensahan sa bad? Hindi naman po siguro, mga kapatid. Kaya, pinapalahanan po tayo mga kapatid. Magulang ka man, leader ka man, o ano ka man po mga kapatid, pwede kang maging impresya, a good impress to others po mga kapatid. Huwag lang po dati sinasabi sa ating mga anak na ikaw na, punta ka sa babaeng. Kung tayo mismo na magulang ay, hindi rin naman tayo masigasig po mga kapatid. Hallelujah! Hallelujah. Soul winning po mga kapatid. We are commanded to go. We are commanded to go mga kapatid. To soul win. Hallelujah. Tunay na po mga kapatid na bilang isang mananampalataya ng Panginoon, we are accountable. Sinabi ko na ito nung isang nangusap ko ako mga kapatid. Bakit kaya hindi po natin mawin ang ating mga close friends? Dahil close ba? Siguro dahil close po sila, dahil close friends po mga kapatid. So humarap po tayo ng open friends para ma-impresahan po natin sila. Hallelujah! Bakit kaya hindi po natin ma-impresahan ang ating mga hipa? Ang ating mga asawa, ang ating mga anak, ang mga nakakasama po natin na hindi pa natin, na hindi pa nailalapit po sa Panginoon. In Ezekiel chapter 3 verse 18 po mga kapatid. Ezekiel chapter 3 verse 18. At magtatapos na po ako mga kapatid. Ezekiel chapter 3 verse 11. Verse 18. Pakibasa nga ang pastora mo Ezekiel chapter 3 verse 18. At magtatapos na ako pumunta.
share the word of God. Kahit muna yung mayagay, wala. Labi yung tinasahin, tinagal. Amen. I hope that we enjoy the word of God. Amen. Hallelujah. Ezekiel chapter 3 verse 18, it says, when I tell wicked people they will die because of their sins, you must warn them to turn from their sinful ways so they won't be punished. If you refuse, you are responsible for their death. Amen. You are responsible for the blood of your neighbor. You are responsible for the blood of your father, of your parents. You are responsible of your of the blood ng mga kapwa mo, sa kasama mo sa trabaho, sa kapamilya mo, mga kapatid. Sabi po ng Panginoon, kung mamamatay sila, mapaparuha sa akin sila dahil sila ay wicked. Dahil sila ay hindi righteous. Kung mamamatay sila, kung mawawala sila, dahil hindi mo na-share ang gospel sa kanila, hahanapin ko ang dugo ng iyong kapatid sa iyong kamay. When you receive Christ as your Lord and Savior, binigyan ka ng responsibilidad, mga kapatid. That's why we are always na pinapaalahanan patungkol ko sa soul winning ko, mga kapatid. Para sa ganun ay ma-win po natin ang ating asawa, mga kapwa na hindi pa nakakilala sa Panginoon. We must have to grow and go, mga kapatid. We must have to grow by taking and treating the problems right. We must have to grow by taking and treating the people's right. And the number two is the glow. Magliwanag ang ating mga buhay. Magliwanag ang ating pag-uugali. At kahit hindi po tayo magsalita, sasabihin nila, ano ba ang milagro na nagawa sa tao ito? Bakit kakaiba na ngayon ang kanyang buhay? In positive, pero and in good. We must have to accept that we are a debtor and we are accountable to God. Hallelujah. Amen po ba, mga kapatid? That we must have to grow in treating the problems in our heart. In treating the Word of God right po, mga kapatid. That we must have to treat also and take the Word of God na tama po, mga kapatid. Na ang salita ng Panginoon ang pinag-ibig ako po in this world. Glory to God. I believe na ang Panginoon at siya ang patuloy na magpaliwanag sa atin sa katungkayan po natin sa Ebanghelyo. Ito po, mga kapatid. Amen po ba? Amen.